masakit ba kamay, balikat ninyo. Frozen shoulder yan. Hindi mo maigalaw ang masakit na braso at balikat mo. Kaya ayaw mo na siyang gamitin. Nangyayari ito kapag edad 40 pataas. So makakaramdam na kayo sa edad 40. Mas nakikita sa kababaihan kaysa sa kalalakihan. At bakit nagkakaroon ng masakit na braso o itatawag nating frozen shoulder? Maaring umiedad, nagkakarayuma, more sa kababaihan. Nakita nila yung mga diabetiko, 10-20% sumasakit yung balikat, nagkaka-frozen shoulder. Kapag may problema din sa inyong thyroid, pwedeng sumakit ang balikat, yung mga na-stroke, nag-Parkinson's disease. Kasi may problema sa utak at sa nerve, pwede rin magka-frozen shoulder. At yung mga may sakit sa puso, nakita nila mas sumasakit din yung mga balikat nila kasi mas ayaw nilang igalaw. Paano malalaman kung meron kayong frozen shoulder? Pwedeng magpa x-ray para makita kung nagkakaroon ng arthritis o kaya MRI o kaya naman pwede kayong hingan ng inyong doctor ng ultrasound para makita din yung laman. Ang gamutan, physical therapy. Tuturuan kayo ng ehersisyo at stretching. Napaka-importante yon. Gagawin nyo dun sa rehab center at dun sa inyong bahay. Itutuloy nyo. Huwag po tayong tatamarin. Pwede tayong uminom ng gamot katulad ng mga paracetamol, ibuprofen, naproxen. Ito po yung mga tinatawag na NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, para mawala yung kirot at pamamaga. Pag malala na, pwede rin kayong alukin ng doktor ng opera, pero ayaw na natin yan. Basta tuloy-tuloy ang gamutan sa bahay, yung pag-exercise. Pwede rin po yung tinatawag na TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation, para mabawasan lamang yung kirot. So, yan yung mga pwede ninyong gawin. Isipin nyo, yung nangyayari dun sa inyong balikat ay parang tubig na nilagay sa plastic at gagawin yung yelo. Meron po yung tatlong stages. Freezing, magsisimula na. Ito yung 6 na linggo hanggang 9 na buwan. Hindi mo na maigagalaw kasi makirot na, lalo na sa gabi. Diba yung tubig, kapag tumigas na, talagang stiff siya. Matigas, hindi mo na maigalaw, mga 2 hanggang 6 na buwan. Pero kapag kayo po ay nagpagamot, pwede ho ulit lumambot. So ang tawag doon, thawing, parang dinidefrost ninyo. Lalambot po muli mga ito naman, 6 na buwan hanggang 2 taon. Recovery stage yan. Sino ang mga doktor na pwede ninyong puntahan? Orthopedic surgeon. Kailangan tulungan din ng rehab medicine doctor at ng inyong physical therapist. Sila ang magbibigay ng mga exercises at stretching na gagawin ninyo. Ano ang mga example ng mga exercises? Yung pendulum swing. Ito, yung inyong isang kamay na katukod sa lamesa. Pwede kayong maghawak ng isang water bottle. Tapos, i-swing, swing, forward, backward, yung inyong kamay na nakahawak sa water bottle or paikot. Pwede niyong gawin yan. O kaya, meron din tiyatag na crossover arm stretch. Yung normal ninyong kamay, tutulungan yung balikat na masakit at i-stretch ninyo. Kung pwede, mas malapit dun sa inyong baba. Yan. Pero di ba pag masakit yan, medyo mababa. Unti-unti hanggang maitaas niyong ganyan. Marami pa po mga exercises na pwede natin gawin. Ito yung parang nagpiapiano o naglalakad yung kamay nyo. Hanap po kayo ng dingding. Magsisimula sa mababa, pataas ng pataas, walking. Pinapawalk nyo yung inyong daliri. Hanggang maabot nyo yung pinakamataas. Ito nga o, dumikit na siya sa wall. Sa una masakit, pero tiyagaan nyo lamang. Katulad ito, sa mababa, palapit ng palapit hanggang maidiretso niya. It will take time, pero sikapin yung gawin. Siyempre, may mga do's and don'ts. Kailangan tuloy-tuloy ang exercises at yung stretching. Pwede po ang ice pack or hot pack kung ano po yung makakatanggal ng kirot sa inyo. Sabi ko nga po, pwede ang mga gamot na reseta ng inyong doktor at sana makatulog kayo kahit napakasakit na ng inyong balikat. Ang ayaw lang natin, yung mga don'ts, ang wag nating dadaganan. Yung may problema ng balikat.
pag natutulog tayo, katulad nito, yung balikat niya masakit, kaya ipinatong niya dun sa unan. So, tihaya siya natulog. At kung kayo naman ay side sleeper o sa gilid kayo natutulog, doon ang daganan nyo yung normal na balikat at yung masakit na balikat ay ipatong ninyo sa inyong unan. Pag nakahiga kayo, itry nyo i-stretch pa yan. Ito yung tinuro nating stretch. Pwede rin gamit yung tuwalya sa likod para nga yung bra ninyo, maabot ninyo, maisara ninyo, o kung may mga inaabot kayong matataas na gamit sa mga cabinet, e magawa nyo na at tuluyan kayong makatrabaho. Pwede rin po igagalaw-galaw natin yung ating balikat. Forward, backward, pwede po ganyan-ganyan. Inward, outward, tsaka kailangan straight body palagi. O kaya nakastretch yung kamay. Forward, backward. Yan po yung mga pwede ninyong gawin. Pwede rin po tayong magpamasahe kung merong marunong maghilot. Gamit ang palad, haplos-haplos, pababa-pababa. Pwede rin hong gamitin yung inyong thumb, paikot. Kasi may makakapaho kayong buto dyan, yung scapula. Pwede nyong daanan yung mga gilid noon o gamitin yung ating knuckles, yung mga daliri. Pwede rin ang mga thumb. Imasahe po ang ating likod para lumuwag yung mga muscles at fascia dyan. So sana po mawala ang nararamdaman nating frozen shoulder o masakit na balikat at braso. Salamat po.